patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos yung kabuwasan! Naimbaga bigat! Maya payabak mga kapuso! Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang mga katropa ninyo na makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahalagang lokal na balita. Mga kapuso, makakasama natin mamaya si Dr. Ruel Bobis, Head ng Infectious Disease Cluster na Center for Health Development Ilocos. Kamustahin natin ang COVID-19 response ng DOH sa buong Rehiyon 1. Alamin din natin mula sa manager ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Benguet ngayong may pandemya. At mga kapuso, makakakwentuhan din natin mamaya si Asia's multimedia star, kapusong Alden Richards, sa atin ng ngiti at inspirasyon ng pambansang Bay. Tiyak ng buo ang inyong mga umaga. Mga kapuso, mangantila, naaamoy nyo na ba ang sinangag o fried rice na niluluto ni nanay? Partneran pa yan ng kape at itlog na suwak sa panlasa ng mag-anak. Fried rice o sinangag, simple at madali lang ang pagluluto nito na sinangkapan ng bawang, asin at paminta. Pero alam nyo ba na sinasabing nadiskubre ang fried rice noong panahon ng Soy Dynasty sa China kung saan matutunton ang pinagmulan nito mula sa Chinese fried rice? Mula noon hanggang ngayon, paraan ito ng mga tao para makatipid. Ang fried rice mas pinasarap at sinangkapan ng mga gulay leftover o tirang karne, ham at sausages. May mga tatak panggasinan na rin gaya ng alike fried rice, rice na sinangkapan ng taba ng talangka at ng bagoong fried rice. Marami na rin sinangag itlog o silog combination na pwedeng pagpilian gaya ng top silog, long silog, hot silog, port silog, bang silog at marami pang silog! Nagutom ako doon, partner Ara! Sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Kaya importante umpisahan natin ang ating mga umaga sa pamamagitan ng healthy breakfast para manatiling malusog at mapatibay pa ang resistensya, lalo na ngayong panahon po ng pandemya. Buwan ng Marso ngayong taon nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa buong Pilipinas para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19. Tila tumigil ang mundo ng mga Pilipino dahil sa ilang buwang lockdown. Naging new normal ang pagsusot ng personal protective equipment gaya ng face mask at face shield, lalo na ang social o physical distancing para maiwasan ang hawaan at nalimitahan din ang galaw ng tao sa pamamagitan ng curfew hours. July 16 na maibaba sa modified general community quarantine ang iba't ibang lugar sa North Central Luzon. Kasabay ng pagluwag ng community quarantine, ang patuloy pa rin pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lalawigan. Nasaan na nga ba tayo pagdating sa laban kontra COVID-19? Kailan kaya makakabangon ang mga Pilipino sa pandemya? And speaking of pandemic, isa pa rin sa problema ng bansa ang dumaraming bilang ng tinatamaan ng COVID-19. Sa Region 1, patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ating kamustahin ang lagay ng healthcare service sa buong Region 1 at kung nasaan na nga ba ang otoridad sa laban kontra COVID-19. Makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Ruel Bobis, ang head ng Infectious Disease Cluster na Center for Health Development Ilocos.
Good morning po, Doc. Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, Sir Ram, at good morning po sa lahat ng nanonood. So first of all po, we would like to congratulate GMA Regional TV for this very first morning show. So our heartfelt congratulations po sa lahat ng bumubuo ng GMA Regional TV. Our heartfelt thanks din, Doc, because your time is much precious, and with DOH and us, we continue to disseminate essential information. Una na dyan, ano po ba yung nakikita nyo ng trend sa bilang ng COVID-19 cases sa Ilocos Region? Na-flatten na po ba natin ang curve sa Region 1, Doc? Sa ngayon, sir, last week po kasi medyo tumaas po ang bilang ng ating mga active cases. So ito po ang naging dahilan kung bakit sa ngayon po medyo pataas po ang trend ng COVID-19 dito sa ating region. Sa ngayon din po, mas mataas po ang ating mga active cases kaysa po sa ating mga recoveries. Pero ang pinipidik po at ang pinapanalangin po ng Department of Health, Center for Health Development 1, ay sa mga susunod na araw, patuloy po ang pagdami ng ating recoveries at mapapababa po natin yung trend ng COVID-19 dito po sa ating region. Bakit po kaya? Ano po impulso nyo dito? Masasabi niyo po ba na may local transmission na ng COVID-19 sa region natin? Sa ibang settings po kasi, katulad po sa Pangasinan at saka sa La Union, may mga specific settings po tayo na tinitingnan at binabantayan kung saan meron po tayong tinatawag na local transmission. So dito po sa La Union, specifically po sa bayan ng San Fernando City, meron pong isang lugar dito po sa kanilang lungsod na binabantayan po ang Department of Health kasi meron po tayong nakikitang hawaan ng COVID-19. Ganun din po sa Pangasinan. So itong mga maliliit na specific settings na po na ito, ang binabantayan po natin para hindi na po lumabas yung hawaan ng COVID-19 at ma-contain na po natin doon sa settings na yun. Ano po masasabi nyo sa mga pinapatupad na community quarantine ng iba't ibang probinsya? Satisfied po ba tayo sa action ng local na officials para maiwasan po ang pagdami ng kaso ng COVID-19? Meron po tayong tinatawag na zoning containment strategy. Ito po ang pinapatupad ng ating mga local government units para ma-contain po yung ating COVID-19. So sa pamamagitan po ng zoning containment strategy, ang isang lugar po kung saan meron pong panibagong kaso ng COVID-19 ay tinatag as critical zone. So sa critical zone po natin, doon po natin nilalagay yung ating mga limitation of movement. So parang nilalagay natin siya sa extreme community quarantine para limit lang po yung paglabas ng mga tao. Doc Ruel, anong mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Region 1? Yes po, sa ating po mga kababayan dito po sa Region 1, patuloy pa rin po ang laban natin sa COVID-19. So kahit na po medyo ini-ease natin yung restriction, yung ating mga quarantine, huwag po natin kalimutan na meron pa rin pong virus na ating pinilalamanan. So mahalaga po na maging part tayo ng solusyon. So ang hashtag nga po natin sa Department of Health ay Be the Solution. So paano po tayo magiging solusyon? Una po, bawal po ang walang mask. So kailangan magsuot po ng mask kapag tayo po ay lalabas. So ay sanitize po ang ating mga kamay gamit po ang sabon or ang alcohol. Letter D, dumistansya po tayo ng 1 meter or higit pa. At letter A, alamin po ang tamang facts at ang tamang balita tungkol po sa COVID-19. So yun po ang paalala ng Department of Health para po malabanan natin ang COVID-19. Tayo pong lahat ay maging bida solusyon. So, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, Doc. Diyos tagnina, mga kapuso, si Dr. Ruel Bobis, ang head ng Infectious Disease Cluster na Center for Health Development, Ilocos. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tiyak na
magpapangiti kayo at mapapalundag ang inyong mga puso sa guest natin ngayon sa Biz Talk. Isang karangalan na sa unang pag-ere ng Mornings with GMA Regional TV ay makakasama natin ang pambansang Bay at Asia's multimedia star na si Mr. Alden Richards! Woo! Morning! Good morning! Good morning! Good morning, Alden! So before anything else nga, pakibati naman po ang mga kapuso natin dito sa Hilaga at gitnang Luzon. Yan, mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Sana okay kayo, laging safe, at iniingatan ang inyong mga sarili in this trying times because of the pandemic. Balita namin, Alden, may bago kang show ngayon. Tell us more about your new show. Yes, it's gonna be part of the I Can See You series ng GMA. It's titled Love on the Balcony. And this is my first team up with Jasmine Curtis-Smith. And it's a story about two individuals who fell in love with each other in this pandemic. So matututunan nila dito is meron pa bang kuwang ang bagong pag-ibig. Whoa. Sa panahon ng pandemya. Mm-hmm. And parang it's a story of love, forgiveness, and self-discovery. So, yan. Mamayang gabi na po yan. So, panoorin nyo, mga kapuso. Wow, exciting! So, Alden, ano naman ang kaibahan nitong I Can See You sa ibang projects na nagawa mo na? Yes, kasi updated to eh. Kasi nangyari siya sa pandemic. So, aside from the fact na there are gonna be scenes na meron kaming face masks or PPEs, mas makikita nila yung difference ngayon ng paano nabubuhay yung mga tao in the current times, in the new normal. So, parang ang galing lang din kasi ganun naman tayo whenever we create new content for our audience is we adapted to the current time, current times, which is now, pandemic. So, paano nga ba nakikihalubilo ang mga individuals ngayon sa isa't isa? Ako, natuwa ako when I read the script kasi parang, mm-hmm. Naka-face mask, naka-PPE. So, talagang, very, very now. Makatotohanan, ika nga. Yes. So, kamusta naman si Jasmine Curtis-Smith bilang leading lady and kamusta yung bonding or trabaho nyo? Yes, si Jess kasi nakatrabaho ko na siya and, sa mga previous projects ko before and nag-ano na rin kami together, nag-events na rin kami together, so we practically know each other. But this is our first work na as a pair, as a love team. So pag nakikita ko si Jazz, magaan siya katrabaho, she's a trooper, parang ako. Hindi siya yung mahirap pakibagayan. Magaan, wow. At magaling na artist. Yes. Alden, okay lang ba na kwentuhan mo kami sa unang serye ng I Can See You Love on the Balcony? Yes, ang character name ko po dito is si Gio. Isa po akong wedding videographer. And na parang hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya sa buhay niya. Very introvert, always gusto niya tinatago niya yung totoo niya nararamdaman sa sarili niya. Tapos si Leia naman, isa siyang frontliner, isa siyang nurse, na very much always ready to help. Wow. At willing to sacrifice yung kanyang sarili para sa ibang tao. So yun yung parang contrast ng dalawang characters at compatible ba silang sa isa't isa. And paano nila mailalabas yung saloobin ng isa't isa pag nagkakilala na sila. And syempre, yung moral ng story, it's a story about love, forgiveness. Paano nila parang pupunuan yung pagkukulang sa buhay ng isa't isa. Totoo yan. Ay, nakakakilig naman. Exciting! Yun, excited po ako to be part of the pilot episode at maraming salamat po sa Mornings with GMA Regional TV. It's an honor. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang kalunos-sunos na kalagayan ng ilang magsasaka sa lalawigan ng Benguet. Napipilitan na lang kasi ang mga magsasaka na itapon o gawing pataba ang sobra sa kanilang mga naani na hindi na nila mabenta.
isa sila sa mga pinaka naapektuhan ng pandemya at ipinatutupad na quarantine protocols. Problema rin ng mga magsasaka kung paano ibabiyahe ang kanilang mga produkto dahil sa mahigpit na quarantine checkpoint. Idagdag pa, nakakaunti ang namimili dahil sa ilang buwang pagsasara ng turismo sa Baguio City at Benguet. Ngayon binuksan na ang Baguio City sa mga turista mula sa karatig probinsya. Makakabawi na kaya ang mga magsasaka? Tuloy-tuloy ang pagtutok. Kasama pa rin namin po kayo dito sa Mornings with GMA Regional TV. Ngayong umaga, makakapanayan po natin ang manager ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative. Walang iba kundi si Ma'am Agot Balanoy na imbagabigat. Ma'am Agot, kamusta po? Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbagmat nga morning kanyayo, kung kanagiti amin nga buibuya iti Mornings with GMA Regional TV. Thank you very much. Just tagni na Ma'am Agot. Kamusta kay dita Benguet kade? Mayat mat sir, oray kahit papaano magmagnalata iti transaction iti natang. Kamusta yung presyuhan ng mga gulay natin diyan sa Benguet, ma'am? Sa mga sa patatas, sa carrots, okay lang yung presyuhan natin above cost of production. Pero yung repolyo tsaka yung wombok, medyo below cost of production sila. So yung mga farmers na nagtanim ng repolyo tsaka mga wombok, medyo hindi sila masaya. Mm-hmm. Pero yung mga nagtanim ng carrots at patatas, sila yung mga masaya ngayon kasi above cost of production naman yung presyo nila. Ano-ano po bang aspeto sa mga protocols po ng pamahalaan po natin na naapektuhan ng mga vegetable traders natin, ma'am? Sa mga vegetable traders, yung pagta-travel nila coming from Trinidad hanggang sa end market nila, wala naman sa Metro Manila. Ang naging problema namin ay dito sa May South, yung mm-hmm. sa mga gulay na nagro-roro. Sila yung medyo na may na-encounter na mga problema dun sa mga ports. But anyway, kung may problema naman, we address it immediately. Diyan po sa Benguet, diyan sa Highlands. Paano niyo po mailalarawan ang epekto ng pandemya sa mga Highland farmers po natin, ma'am? Lalo na yung mga hindi nabenta yung gulay. Or kahit nadala nila dito sa La Trinidad dahil masyadong mura. Below cost of production, may mga, say for example, yung repolyo, yung wombok, most of them were brought to yung mga relief centers. Ma'am, kamusta ang tayo, ma'am? Dagiti pamilya, dagiti magsasaka, paano po nakatatawid? Lalo na sa pang-araw-araw po na pamumuhay ngayong nagkakalugi-lugi na po yung mga magsasaka dahil sa pandemya, Ma'am Agot. Yeah. Malaki ang role ng mga private institutions like cooperatives, parang kami, na pansin namin na during itong COVID na to, during pandemya, tumaas yung mga number or bilang ng mga naglo-loan sa amin. And most of them, alam namin na hindi nakapagbenta ng gulay sa magandang presyo or hindi talaga nakapag-harvest. Kaya wala na silang kumbaga yung savings nila, enough for their food. Yeah. So kami, yung mga private institutions, mostly yung mga cooperatives, dito na pumasok yung mga cooperatives. Kumpara kasi sa mga commercial banks, mas madalian kasi yung pag-approve ng loan sa mga cooperatives. Cooperative. Of course, may tulong din yung gobyerno, like sa SAP. Pero mm-hmm. ang SAP kasi is magkano lang yun, 5,000. It's not enough. Yopo. Alam mo, Sir Ralph, pag titingnan natin ang isang ang capitalization ng farmer sa isang cropping, pinakamababa na dyan yung 50,000 to 60,000. Talagang mas malaki yung tulong ng mga private institutions. Ma'am, ito lang po ha. Ano-ano po yung mga action ninyo para hindi maiuwi sa pagkalugit, hindi maitapon ang mga sobrang inani nating mga gulay? Through our page sa social media, yes. Nag-promote din kami na yung mga
yung mga pwede kaming makipag-coordinate sa mga LGU na kung sino may gustong bumili at a cheap price, yes, para wow, gawin nilang relief goods nila. Meron naman. Actually, from since nagkaroon ng pandemya, there are a lot of LGUs and private individuals na nag-contact na sa amin, nagkipag-coordinate sa amin. Yung iba binili, yung iba hiningi, as long as hindi binasura yung gulay. Ma'am, mako din for today ha. Mensahe nyo po sa mga kapuso nating farmers dyan sa Benguet. Sa mga farmers na kasama natin, sana huwag kayong magsawa na magtanim kahit na bagsak yung presyo ng gulay. Sana maging masigasig pa rin kayo at masaya habang nagpa-farm kahit na nalulubi tayo. Andyan naman yung mga katulad nating mga private agencies na aalalay sa inyo para mapakain natin ang buong Pilipinas. Always, kumbaga, always magsipag na lang kahit may mga problema. Diyos tagnina, maraming salamat po, Ma'am Agot. Yes po, yes Sir Ralph, thank you din po. Nakasama po natin si Ma'am Agot Balanoy, manager ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative. Nako Ralph, and mga kapuso, naway iba yung sayangiti at pag-asa ang naihatid namin sa inyo ngayong umaga mula sa inspirasyong dala ng Asia's multimedia star, Alden Richards. Abangan nyo mga kapuso dahil bukas makakasama nating muli si Alden sa aming Part 2 interview. Ganyan tayo kamahal, kaya suportahan po natin siya sa pagsisimula ng I Can See You, Love on the Balcony. Mamaya na yan mga kapuso. Talaga naman patuloy ang banding nyo ni Alden ha? Kasama ng mga kapuso natin dito sa North Central. And speaking of patuloy, mga kapuso, ayon po sa DOH Region 1, patuloy ang laban po natin sa pandemyang ito. Kaya importanteng makipagkaisa po tayo at magbawon po lagi ng disiplina. Ipagpasalamat din natin sa ating mga magsasaka ang bawat gulay na hinahain natin sa ating hapagkainan. Ang sigasig nila sa pagtatanim, sana'y pahalagahan natin at tangkilikin ang sariling atin. Nais din naming iwan ang kasabihang ito mula kay Alice Morse Earl. Every day may not be good, but there is something good in every day. Ibig sabihin yan, Ara, anumang mangyari, good or bad, meron at meron po tayong ipagpapasalamat na magandang bagay na nangyari sa ating buhay. Let's focus on the positive side of things at matuto po tayo sa mga aral na dala ng pagkakataon. Hashtag Morning Feels. Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy po sa amin sa inyong mga bahay. At welcome po kayo dito lagi sa Mornings with GMA Regional TV. Maaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Correct ka dyan, Ara. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Mga kapuso, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Ara Hanesh. Ako naman po si Ralph Gem. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!